Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa high school league. Dahil sa ginawang play nila Mitsui at Fujima, maraming humanga sa kanila. Maging ang kuponan ng dawat ay talaga namang namangha sa napakahirap na play na ginawa nila. Ngunit, hindi naman nagpapa-apekto dito ang kuponan ng Roman dahil agad din nilang binawi ang ginawang puntos ng Shouku. At dito na nagtatapos ang Chapter 34 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 35 ng High School League. Napahanga nga ang buong manonood sa ginawang puntos nitong si Mitsui. Ngunit, itong si Yohei ay hindi nagpa-apekto sa ginawang play ng Shouku. Bagkos, ginamit niya pa ang pagkakataon na ito upang mas ganaat pa siya sa laban. Kaya naman, agad din siyang umatake sa Shouku at gumawa agad ng puntos na naging dahilan upang mabawi agad nila ang kalamangan sa Shouku. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Shouku ang bola at tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Yohei. Ano na Fujima? Nagawa agad namin mabawi ang ginawa niyong puntos. Diba? Sinabi ko naman sa inyo, kahit anong gawin niyong pagpuntos, magagawa din naman agad namin niyang mabawi. Ngayon, ano na? Ano na ang gagawin mo Fujima? Ano pa ang mga naiisip mong plano para makapunto sa amin? Yan ang sabi ni Yohei, habang itong si Fujima naman ay biglang napangiti. Yohei, anong sabi mo kanina? Isang beses lang namin magagawa ang ginawa namin ni Mitsui? Pwes, diyan ka nagkakamali Yohei, dahil kaya namin ulit-ulitin ang ganung tira. Ngayon, humanda ka na Yohei, dahil magpapaulan kami ng tres sa laban na ito. Yan naman ang sabi ni Fujima. Habang itong si Mitsui naman ay biglang tumalo na naman. At nakaporma na naman ang kanyang kamay para gumawa ng isang tres. At itong si Fujima naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Mitsui. At saktong-sakto na naman ang bolang ipinasa ni Fujima sa mismong kamay ni Mitsui. Na ikinagulat na naman ang buong kupuna ng Roman. Ano? Ito na naman? Balak na naman ba nilang gawin ang tira na ginawa nila kanina? Pero nakatitiyak ako na hindi na nila ito may papasok pa. Dahil alam ko nakachamba lang naman sila kanina. Kaya naman, siguradong hindi na ito papasok pa. Harochi! Itadaki! Ihanda nyo ang inyong sarili para sa rebound! Siguradong sasablay na ang tira ng lalaking yan! Yan ang sabi ni Yohei, habang itong coach ng Roman naman ay napabulong sa kanyang sarili. Aba, mukha na siyan kayo sa play na yan ah. Pero tiyak naman na hindi nyo na mauulit muli ang ginawa nyo kanina. Dahil napaka-imposible pang maulit nyo ang ganong klaseng tira. Ngayon, heto na ang pagkakataon namin para mapalobo ang kalamangan namin sa inyo. Yan naman ang sabi ng coach ng Roman. Habang itong si Mitsui naman ay nakuha na nga ang bolang ipinasa ni Fujima sa kanya. Sabay itinira niya agad ito papunta sa kanilang basket. At sa ikalawang pagkakataon, nagawa na naman ni Fujima at Mitsui na maipasok ang bola sa kanilang basket. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Roman. Dahil na nga sa hindi nila inaasahan na magagawa na naman nila Mitsui at Fujima ang play na ginawa nila kanina. Ano? Nagawa na naman nila maipasok ang bola? Pero napaka-imposible na to. Napaka-imposible na magawa nila ito ng dalawang magkasunod na beses. Imposible talaga ito. Hindi ako makapaniwala. Yan ang sabi ng coach ng Roman. Habang itong mga tagahanga ng Shouku ay nagwawala na ulit sa tuwa. Dahil sa ikalawang pagkakataon, nagtagumpay na naman silang makapunto sa Roman. Ayos! Nice on Mitsui at Fujima! Napakaganda ng ginawa niyong play! Ang angas niyo talaga! Nakakabangha kayong dalawa! Ang bilis niyong mabawi ang puntos sa ginawa ng Roman sa inyo! Sige, Shouku! Ipagpatuloy niyo lang yan! Tiyak na magagawa din nating mabawi ang kalamaan sa kanila! Go, Shouku! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouku. Habang itong si Coach Hansei naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. At talaga namang sobrang saya nito sa kanyang nakikita. Nice on Mitsui! Nagawa niyo na naman ang play na ginawa niyo kanina. Ipagpatuloy niyo lang yan. Onting puntos na lang, mababawi na natin ang kalamaan sa kanila. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili.
Sa kabilang banda naman, pabalik na ulit tayo sa laro. At dito, hawak na ulit ng Roma ng bola. At tinadala na ito ni Yohe papunta sa kanilang basket. Nabiglang pumito ang referee. Last 2 minutes! Yan ang sigaw ng referee. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ayun na! Huling 2 minuto na para sa unang yugto na ito. Ngayon, dito na natin malalaman kung sino nga ba talaga ang lalamang sa 2 kupunan na ito. Kung sino nga ba ang mananatiling yamado sa kanila bago matapos ang unang yugto. Sige, show ko! Kaya niyo yan! Depensa! 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 Go, Roman! Kaya niyo yan! Huwag kayong magpapadaig sa show ko! Opensa! 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 Yan ang sigawa ng mga manonood na talaga namang sobrang saya sa laban ng Shouko at Roman. Habang itong mga tropa ng Shouko ay labis na nagugulat sa buong manonood. Dahil na nga sa sobrang lakas ng kanilang sigawan sa pag-cheer sa 2 kupunan na pinapaniga nila. Grabe! Grabe naman ang sigawa ng mga manonood dito! Talaga namang sobrang lalakas! At parang nasa finals na talaga ang laban na ito kung magsigawan sila. At unang yugto pa lang ito ah! Tapos ganito na sila! Paano pa kayo mamaya? Baka masira na ang ating tenga kakasigaw nila ng malakas. Tama ka nga, pero hindi ko naman sila masisisi. Dahil sobrang ganda talaga ng ipinapakitang laban ng 2 kupunan na ito. Ang hirap malaman kung sino ang mananatiling nakatayo sa kanila hanggang sa dulo. Pero kahit anong mangyari, show ko lang ang dapat nating suportahan. Dahil nasa show ko ang ating kaibigan na si Anamichi. Yan naman ang usapan ng mga tropa ng show ko. Sa kabilang banda naman, nang hawak na ni Yohe ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras at agad na inatake ang depensa ng Shouko. At talaga namang sa pagkakataon na ito, sobrang seryoso ni Yohe na dinadala ang bola habang inaatake ang depensa ng Shouko. 2 minuto na lang ang natitirang oras para sa unang yugto na ito. Pero hindi pa din namin sila magawang malamangan ng malaki. Kahit na wala na itong sila Rukawa at Hanamichi sa kanilang kupunan. Nakakainis, ayaw magseryoso nitong si Orochi sa laro. Wala pa rin siyang ginagawang aksyon para makalamang kami ng gusto. Hindi siya umaalis sa kanyang pwesto at puro butata lamang ang kanyang ginagawa. Nakakapikon, kailangan ako ang gumawa ng paraan upang lumamang kami dito. Dahil hindi ko ngayon maaasahan itong si Orochi sa pagkakataon na ito. Hanggat hindi pumapasok ang Hanamichi na yon, hindi talaga magsaseryoso itong si Orochi. Nakakapikon kasi itong si Takeshi, pati si Hanamichi din namin sa kalokohan niya. Ayan tuloy, nawala ng gana itong si Orochi sa paglalaro. Yan ang sabi ni Yohe sa kanyang sarili at patuloy lang ito sa pag-atake sa depensa ng Shouko. At sa pagkakataon na ito, talaga namang madali niya lamang nalagpasan itong depensa ni Ryota sa kanya. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad din siyang tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, agad din naman itong sinabayan ni Akagi. Huli ka! Akala mo makakapuntos pa kayo dito? Pwes, diyan kayo nagkakamali! Hindi namin kayo ahayaan na makapuntos pa dito! Hindi kami papayag na kayo ang lumamang sa unang yugto na ito! Yan ang sabi ni Akagi. Sabay akmang susupalpalin na itong si Yohe. Nabiglang napangiti itong si Yohe. Sumabay ka pa, Akagi! Ngayon, libre na ang iyong binabantayan. Siguradong puntos na namin ito. Yan naman ang sabi ni Yohe. Sabay drapas ng bola papunta kay Itadaki. At nahawak na ni Itadaki ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa kay Itadaki. Kaya naman, nagtagumpay ito sa kanyang ginawang slam dunk na naging dahilan upang maitaas na nila sa 4 puntos ang kalamangan sa Shouko. At itong buong tagahanga ng Roman ay nagsisigawan na naman sa tuwa. Ayos! Gumalaw na din si Itadaki! Pinakita niya na din ang kanyang pambansang slam dunk! Sige Itadaki! Ipagpatuloy mo lang yan! Patunayan mo sa sentro ng Shouko na mas malakas ka kaysa sa kanya! Go Itadaki! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Roman. Habang itong mga tropa ng Shouko ay napapabulong na lang sa kanilang kinauupuan. Patay na! Kahit anong gawin nating pagpuntos, nagagawa din naman ito agad na mabawi ng Roman. Mukhang mahihirapan nga talaga tayo sa kanila. Mukhang hindi natin maukuha ang kalamangan sa unang yugto na ito. Nakakaasar kasi, wala sila Rukawa at Sakuragi sa kanilang kupunan ngayon. Hindi tuloy nila magawang makuha ang kalamangan sa Roman. Grabe kasi itong kadayaan ng Negro na to. Dapat dito pinipilayan para hindi na nakakasira ng laro ng iba. O kaya naman, hindi na siya tinatanggap pa sa larong basketball. Dahil nakakasira lang siya ng mga malalaro. Yan ang sabi ng mga tropa ng Shouko na talaga namang naiinis kay Takeshi. At dito na nagtatapos ang chapter 35 ng High School League.
Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.